akong na. Picks, oh. No? Mm-hmm. Mukhang bakbakan agad ata ang ating makikita, pero labanan ng lumilipad at nag-ano, ha? Nag-shadow kill. Diba? Sabi ko sa'yo, Quizzes, eh. Kakaiba, oh. Mukhang si selfie pa ata. Oh. Ayan, diba? Sumelfie lang. Sumelfie, si diba? Kuya Zeus natin dito. Samang pa-selfie lang tayo, mga tropa pips. Samang pamosa lang, syempre. Pamosa lang tayo sa social media, mga bestie wap. Eto na, mga kaibigan. Welcome back to the game number one. This is gonna be a battle between BREN ESPORTS versus YANGON GALACTICOS. So this is gonna be a good match, mga besis. Nagharap na to sa ibang tournament, pero magkakaharap ulit sila dito for this MYTEL International Championship Series 2. Paglala lang natin to, Ami Persian. For BREN ESPORTS, few for this Ling. Ribo naman dito ang gagamit ng Hilda. Last in one for this Atlas. Carl TZ for this Atlas. Oops, naku po, si Carl TZ for this Farsa. Nawala ng buhay. Naku, wala din buhay si Uchiha DK. Naku, ayun, palitan lang. Ladies and gentlemen, a beautiful kill. 1-1 ng ating score din kagad for that early stage ng game. Pero si Lasty, running out of life. Napa-flicker out na lang din naman lalaban. But still, we're gonna go down. And Young Galacticos was able to take the lead for the 2-1 score. Naku, flop. Sino naman dito for this X-Board? Ganyan. Yun, we're not done yet. Kasi munti kang may paglagyan na si Thams natin doon sa may bottom lane, pero nako, hiccup. Gusto atang may steal nga ba? Kasi nag-trap, naglagay siya ng trap dun eh. Tanong na, steal? Hindi. Mm-hmm. Hindi nga naman. Pero yun, tuloy tayo sa pagpapakilala. BREN ESPORTS, Pew para sa isang Linga. Rebo for the Hilda, Lasty para sa Atlas. Carl TZ naman para sa Farsa, and Flap TZ para sa isang X-Board. O yun nga, gaya ng sinabi ni Kuya Zeus, mainit-init agad yung bakbaka na ipinakita sa atin or ibinigay sa atin ng YANGON GALACTICOS. Grabe yung rotation. At saka ano eh, atong BREN ESPORTS, parang nagkaroon ng miscommunication. Kasi as we can see there, yung Farsa, gusto nga mag-invade kaso walang kasama. Yun yung naging dahilan bakit naunahan. Kaya nga, no? So, for this, magandang simula to for YANGON GALACTICOS. Mm-hmm. No? So, Team Myanmar pala ang Team YG dito, just to inform you. So, this is a lower bracket match. So, ang matalo dito, laglag, hindi makapasok sa ating playoffs next week, which is on Monday. Later on, we'll be posting nga pala yung bracket style natin sa playoffs para alam nila. Ah, ito na, let's go. Yes, nako. Uy, doon sa may idelay natin. Nako, ayun, si Hiccup napatay. Ito pa, nako po, lalaban na lang din naman. Flap TZ has been taken down. Tuloy pa rin ang boxing. Shine Mount, patay din naman. Uzumaki dito with the sham. Nako po, ayun, laban lang. Takas na lang pala, mga kaibigan. But a beautiful kill for Carl TZ. Another one, si Pew dito, nangungulit. Op, nasa ibabaw ng pader, pero kailangan for that. Mabilis na ganti from BREN ESPORTS against this YANGON GALACTICOS. Naku po, sila na ngayon, bigla ang nasa lead. Gaya na sinasabi natin, labanan ng assassin, kumbaga lumilipad, at yung isa ay nagsha-shadow kill. So, timing yung pwedeng mangyari doon sa dalawa. Pero naku, punta muna tayo sa may top lane. Uzumaki, mukhang may paglalagyan natin Carl TZ. Pero nakapag-disengage na lang din naman. Pero naku, doon sa may middle lane. Tingnan natin, Kuya Zeus, kung ano nangyayari. Ako po, wala nang buhay si Atlas dito. Lasty, patay na lang din naman. 4-4 ang ating score. Pero turtle yata ang trip ng BREN ESPORTS. Ladies and gents, papasok lang din si Uchiha. DK, pasok in, lumagos. Naku po, tumagos. Pero turtle has been taken by Kuya Pew. Laban na lang din naman, napasubo na dito. Naku po, si Kufra. At disengage ng konti. Kailangan dumistansya. Siyempre, social distancing. May COVID, mga pre. So, 4-4 ang ating score. Turtle has been secured by BREN ESPORTS. Oops. Ito pa. Pero naku, feather strike nila pa kasi nakikita nga naman na gustong mag-invade ng buff. Naku, mukhang papalag. Pero naku, hinahabol pa si Katisi. Ang lalim. Noon, pero eto na, si Uzumaki dito. Mala na din buhay. Milk as well. Patay, Royal Milk. Pero naku po. Uy, mga wala na mga buhay ang YANGON GALACTICOS dito. Pwede nang kulitin. Pero yun, the first tower of BREN ESPORTS sa middle lane has been taken down by this Hayabusa. Naku, ang Hayabusa na to, napakasight sa ulo kalaban yan, ha? Kumbaga si Hayabusa kasi hindi lang shock killer eh. Kumbaga kilala din natin siya na when it comes to push, segue, isa yun sa trabaho niya. And knowing na nangyayari doon sa may top lane natin, yun yung parang naging buy time eh. Yun yung naging dahilan para makapag-objectives yung YANGON GALACTICOS natin. Oo, tama ka dyan, Persian. So for this, ladies and gentlemen, oops, naku po, ayun lang. Oy, si Hiccup doon. Nabigyan lang din naman
sa bottom lane, medyo alanganin lang din ang pwesto nga naman doon ni Selena version. Another one, mm-hmm. Oh, top lane, ha? Pero maganda yung ano, ha? Pero teka, doon sa may bottom lane, ako, Royal Milk, 2v1 situation, mapapatay nga ba si Thams under the turret? Hindi. Mm-hmm. Delicate, sa balik na lang tayo, sabi ng BREN Esports, kesa naman matore tayo. Pero naku, doon sa may middle lane, hinahabol pa rin si Kufra natin, na isalya, pero naku, Kuya Sus. Oop, ito pa, laban pa lang din naman mga kaibigan, pero Fatal Links po kay Atlas, catches 2, double kill din naman dito kagad kay Few, make it a 3, eto na, kapang, pero yun nga lang, napunta kay Kuya Flap, teasing natin, 9-5 ang ating score kagad, 5 minute game time, BREN Esports dito is doing at their best, Royal Milk, wala nang buhay with that feather airstrike, ayun, Ribo, was able to secure that kill for the Thamus. No. Oh. Iba, ibang level Gilda. Yung nakikita ko ngayon sa BREN Esports na andon yung gigil na makabawi. Kailangan natin makapasok. Pero mapapansin natin, middle lane, basag na yung turret nila. Nakakuha pa yung BREN Esports ng buff doon sa Yangon Galacticos. So, maganda itong situation or yung match na pinapakita dito. Knowing na 5 minutes pa lang to, ha? Oo, tama dyan. No? 10-5 ang ating score, 6-minute game time third. Second turtle has been secured by BREN Esports, mga besties. So, mukhang okay, ha? Ang ganda ng ganda. Nagiging turnaround ng ano, nung o yung resulta nung ano dito, nung Hilda pick, eto na naman another one, si Royal Milk patay. Yun ang maganda dito for Hilda. Hindi ka magagangster basta-basta kasi pasok-pasok ka lang sa mga bush, matik, hindi mo na kailangan umuwi ng base. Makakapag-regen ka agad. Tapos ang kinagandahan ngayon, yung link, kung gaya ng sinabi natin yung damage dealer, nagiging effective, na pull off nila ng mas maayos. Oo, tama ka dyan, Persian. So, this time. Eh, by the way, sa mga nanonood dyan, pampainit ng laban, meron po tayong free skin giveaway. Check that pinned comment. Make sure na join kayo sa Justin Melbatal at nakashare itong stream natin into your timeline publicly. Okay, so share-share lang mga beses so that we can reach the most of our community. BREN Esports versus YG. Let's go! Naku po, naban na naman. Uy, last insanity para kay Flap TZ. Naku po, papasok sa ilalim ng tore pero di tinamaan. Dito si Usham Uzumaki for this Esmeralda pero tower's been destroyed. Fatal Links naman! Oh, grabe! Links, collected grabe. Din mga kagad. Uchiha DK trying to escape pero patay pa din. Laban pa. Eto na si Usham Uzumaki with this Esmeralda against this 3. Double kill. Kagad, Persian. No. Hindi pa tapos ang laban, I think. Mm-hmm. Gusto pa atang kumuha or ituloy ni Few yung laban na offline of this. Nilapig, nilapag na nga. Ayun, hiccup na bigyan ng isa. Mega kill, iisa pa ata. Yun, si Royal Milk, wala na din buhay. Mga besties, mamamatay, mayayatap. Ayun, another one. Pero hindi pa si Royal Milk. Yun, na pa talagang apat ngayon ang patay. For this Yangon Galacticos as early as 7 minutes and 30 seconds. Persian, napakabilis ng laban. Grabe yung link natin doon. The set is there, yung Fatal Links on point na nakakapag-set si Lasty. Tapos yung Feather Airstrike, yung zoning na ginagawa, napaka-effective, napakaganda. Mm-hmm. Sulit na sulit. Sulit na sulit. Oo, lahat sulit. Na hero, gamit na gamit. Lahat may ano, lahat may ambag, may lahat may ambag sa lipunan, mga besties. Hindi lang puro ano, hindi lang puro ngaw-ngaw, 'di ba? So, ambag-ambag din. Ito na. 16-5 ang ating score, napakaganda ng performance dito ng BREN Esports at yung makakaila. Napaka-agresibo and I like the playstyle that they showed us pati na rin sa draft dito with this Hilda pick. So talaga makita nila na sasabay at sasabay sila sa iba't ibang meta dito sa Mobile Legends. Kuya Sus, na mapapansin din natin, pero teka bago ko mag-touch, Feather Airstrike nila pag mukhang mapapatay nga si Uzumaki, last paparating na, pero hindi na kapag disengage na lang din yung monster kill para sa isang link. Kuya Sus, naku po, may nangyari kasi naman dun. Lalaban pa din mga kaibigan. Si Ribo dito wala nang buhay. Look at that damage. Pero lalaban. Double kill dito para kay Selena and Godlike naman. Para kay Few. Lalaban pa din. Hindi pa tapos ang boxing. Gusto pang pasukin. Pero wag na lang. May tower. At saka si Esmeralda paparating. Flap TC dito. Tamang segue push lang sa bottom lane. 9 minutes or close to 9 minutes tayo dito. Napaka... Oops. China. Ito si pwede niyang solo kill yan. Natanggalin niya ng immortality ko. O saan niya? Konting kibot na lang yun, basag na sana yung bottom lane. Uh-huh. Pero yun nga, gaya nung going back to my thoughts kanina, ang ganda ng ginagawa ng BREN Esports, oo, napag-iiwanan yung side lane nila. Ang nangyari kasi, 5-man rotation na agad sa BREN Esports. Yung pressure na pinapakita nila ngayon sa Yangon Galacticos, na andon, kaya... Oo, lugi pa kami sa gold. Uh-huh. Anong nangyayari? Yung rotation na 5-man rotation na ginagawa ng BREN Esports,
napu-pull off ng maayos, naiiwan ngayon yung lane. Oo. So, yun, no? Ang binasag ng BREN Esports is yung middle lane. Oo, tama dyan. And for this 19-7, the 9-minute game time, lalaban pa din mga kaibigan. Si Pew dito, ang lalim na. Look at that, gangsters paradise, mga besties. Pero ito, si Shine Mount, here comes the Hayabusa. Oh, muntik na nga, no? Tama dyan. Muntikan, antapang atao. Wala silang pang ano eh. Wala silang pang huli din pala sa ling dito, no? Kufra lang. Wala. So, yun, sa pool. Di na diba, mabinagsakan ng ano. Paano ngayon kasi papasok nga naman si Kufra? Eh, yung feather airstrike nila, or yung zoning rather ni Farsa, eh, na andun. So, bago ka pa makalapit, alam na ng BREN Esports, nasan kayo? Kaya yun nga, yun yung nakikita ko dito. And yun na nga, bukas na yung ating first Sanctuary Lord para sa BREN Esports, and malabo na para i-contest pa to ng Yangon Galacticos. Exactly. Late na. Oo, napakalayo na ng agwat ni nila dito. Ladies and gentlemen, si Royal Milk dito, napalaban din naman mga kaibigan. Ako po, napakalalim niya dun ha, naiwan sa Dreams. Pero for this, good performance. Waiting na lang sa Lord for BREN Esports to end this game for sure. Pero the pressure is there. Yung pagiging aggressive, yung gaya na sinasabi natin, no? Bago ka pa makalapit yung Feather Airstrike nila, pag na naku, naiwan sa Dream si Hayabusa natin doon. Ayun na. Gusto pa atang umisan niya, no? Si Kufra. Wala nang buhay din. Si Kufra, pasok in para kay last kay Flap Tizzy doon for that last insanity, and the last hit will go to Rebo with that double kill pa for this wrestler, female wrestler of Mobile Legends, Hilda. Naku, the real warrior is here, kumbaga. Wrestling, no? Oo. Naku po, pinasok pa mag-isa ni Kapi, pinaglagyan ka tuloy, no, patay ka. Rebo, the real warrior is real. Nga, yun, double kill na naman, mga kaibigan. 7-1-5 for this Hilda. Close enough then for Carl TZ. Ayun pa, another one. Si Sham Uzumaki has been taken down. And for that, game number one will go to BREN Esports. Real quick. Grabe, real quick. Ganun-ganun lang tinapos. Tsaka napakalaki nga nun rin talaga eh. Yung lamang kapag ka ang unang nabasag sa turret mo is yung mid lane. Ang kinagandahan pa nun, nagdire-diretso.